Hawak-hawak na zabalang kamay ni Althea at nakatitig lang siya sa walang kulay nitong mukha. Hanggang ngayon wala pa rin tong malay. Gusto ng asikaso ni Zabalang tungkol sa nangyari sa asawa niya, pero ayaw naman niyang iwan ito ngayong kailangan-kailangan sa ni Althea. Napahilamos na lamang siya sa mukha niya. Hindi niya talaga alam ang magagawa niya sa mga taong gumagawa nito sa kanya. Baka kahit may sakit ang araw ay magpapakamatay siya ng tao. Enjoy your life now because later on, I will take it gamit ang sarili kong mga kamay. That is your big mistake to touch my wife. Ang hawakan siya ay kapalit ng inyong mga buhay. Galit na galit pa rin niya ang sad sa sarili. Hindi na siya makapaghintay na mapatay ang mga ito. Oras lang na maging magandang kalagayan ni Althea, wala na siyang sasayangin oras. Napatay na lang si Isabel sa pintuan nang bumukasin at pumasok si Don Ardiente. How is she? Is she okay? Nag-aalala niya ang tanong. Ibinaba niya ang daladala niyang mga prutas saka naupo sa tabi ng anak. She is fine pero hindi pa rin siya nagigising. Wala namang nangyayaring ganito sa amin noon sa mga anak ko pero hindi ko alam kung bakit nagiging aggressive na ang mga nakakalaban ko. Is it because of politics or business? I don't know. Maging si Isabel, narilito na sa kung sino ba talaga ang punti rin noon ng mga umatake sa kanila. Siya ba o si Don Ardiente? Nangyari lang naman ng mga ito na mapalapit siya sa pamilyang Ardiente. I hope she's fine now. Ikaw nang bahala sa anak ko, iho. Kailangan kong paimbestigahan kagad ang lahat ng mga nangyayari. Baka sa susunod, hindi na lang ganito magagawa nila. Baka makapatay na sila sa sobrang desidido nilang matalo ko. I won't let that happen. Naikukuyom na lang ni Isabel ang kamaon niya. Subukan lang nila. Subukan pa nilang galawin ang pamilya niya at sisiguraduhin niyang hanggang sa kaapu-apuhan ng mga nagtatangka sa buhay nila ay mamamatay. Uubusin niyang bloodline ng mga ito at hindi niya papagnahin ang awa sa katulad nilang pamilya. Maiwan na muna kita rito dahil kaibigan ko, kailangan kong asikasuhin to kaagad. Ayaw kung saka ko lang bibigyan ng pansin ng mga ganitong bagay kung nawala na sa kanila. Ikaw nang bahala sa kanila, iho. I trust you. Tumango na lang sa Isabel. Lumabas naman na si Don Ardiente. Kailangan na rin asikasuhin ito ni Isabel at alamin kung sino ba talaga ang puntiri ng mga kalaban nila. Gusto niyang unahan si Don Ardiente sa paghanap sa mga taong ito dahil sa mismong kikitil sa buhay nila. Isang pagkakamaling ginalaw nilang kanyang asawa. Mali ang taong kinakalaban nila. Maya-maya, pumasok si Samuel daladalang tablet niya. Iniwan naman na muna ni Isabel si Althea para lapitan at kausapin si Samuel. Nagpadala na ako ng mga tao magbabantay sa buong paligid ng bahay ninyo. Ito nga rin pala yung kuha ng mga CCTV. Kung nasan si Althea na mangyari yun. Plinay niya na ang video at pinanood nga nila iyon. Kitang-kita nila si Althea sa loob ng coffee shop at medyo nagkakadikitan sila dahil may karamihan ng mga pumipila. Maya-maya, tinitigan ni Isabel ang isang babaeng lumapit at dumikit kay Althea at sinim niyang parating iyon at mula doon. Kitang-kita nila kung paano tinurukan ng kung ano mang gamot sa braso ni Althea. Nilingon pa yun ni Althea pero tila humingi lang ng sorry ang babae na para bang wala nangyari. Ngumiti lang naman si Althea sa kanya. Sila na naman. Yan ang mga suot nila nung inatake rin kami ni Don Ardiente. Wika ni Isabel na mapansin niyang kasuotan ng mga ito. Hindi rin naman nila makita ang mukha dahil nakasombrero sila at nakamas ng itim. Tanging mga mata lang nila makikita mo. Paglabas ni Althea mapapansin mo ng lalaking tila kanina pa nag-aabang sa kanya. Pareho ng babae kanina, nakatiim din ito at maya-maya ikita na nila kung paano sinadyang banggain ng lalaki si Althea. Nakakayom na naman ang mga kamao ni Isabel dahil papatay niyang talagang lalaking humiwa sa braso ni Althea. Pansin pa nilang silunda ni Althea ng tingin ng lalaki pero napailing lang siya sa kasi nagpatuloy sa paglalakad niya na hindi napapansin ang sugat sa braso niya. Ang lasong inilagay sa kutsilyo, uunti-untiin kang papatay na hindi mo namamalayan. Nasuntok na lang ni Isabel ang lamesa. Tila anumang oras makakapatay na siya ng tao. Nangangati na ang mga palad niyang humawak ng baril o kutsilyo para kumitil ng buhay. Ngayong araw, alamin niyong lahat at ngayong gabi rin tayo aatake sa kanila. Maotoridad na utos si Isabel na mabilis namang kinatangon ni Samuel. Kahit alamin lang imposibleng malaman na isang araw lang, ang mga taong umatake sa kanila ay gagawin pa rin nila. Ni isang segundo ay wala silang sasayangin na oras. Tiningnan ni Isabel si Althea. Kailangan niya na munang iwan ito kahit na ayaw niyang gawin. Alam niya namang hindi pa ito kagad magigising dahil marami na siyang alam tungkol sa mga powder na ginagamit sa pagpatay ng mga tao o para manghina ang kanilang mga katawan. Pinabantayan niya na rin ang kabuuan ng bahay niya para manatiling ligtas ang kanilang anak. Kahit na hindi masyadong kilala ni Isabel si Alicia, pinakausapan itong siya na muna magbantay kay Chester dahil mas kilala siya ni Chester. Mabuti na lamang at pumayag agad si Alicia. Kinansel niya ang dapat at flight niya ngayong araw. Hindi rin naman niya kayang iwan ang kaibigan lalo na sa mga ganitong kailangan siya. Pagsapit ng gabi,
Nagtipon-tipon sa nilahat pero ines na naupo si Frida nang siya ang naata sa magbantay ngayong gabi kay Althea. Tiningnan ni Frida si Althea at mahimbing pa rin itong natutulog. Ang dating makulay niya mukha'y nawala ng kulay dahil sa rasong kumapit sa katawan niya. Bakit kasi hindi ka pa natuluyan ha? Wala ka rin namang ginawa kundi ang pigilan sa lahat si Zobel. Wala kang ginawa kundi bigyan siya ng trabaho at problema at hindi ko makita kung saan banda at anong dahilan niya para manatili siya sa'yo. Hanggang ngayon, galit na galit pa rin siya kay Althea at kahit ano yatang gawin ni Althea, hindi siya magugustuhan ni Frida. Tilingnan ni Frida ang mga dextrose na nakakabit sa katawan ni Althea at ang ilang mga monitor na nasa tabi lang ni Althea. Napangisi na lang si Frida sa kaniya muling tilingnan si Althea. Kapag mamamatay ka, wala nang hahadlang kay Zobel. Wala na siyang magiging kahinan at kapag nangyari yon, mas lalo siyang tatapang at magiging heartless man. Wala nang titignan at wala nang kakaawaan kapag nangyari yon. Pare-pareho na kami makakaganti sa mga taong gusto naming patayin. Ang mga taong naging dahilan kung bakit nagsama-sama kaming lahat. Aniya pa sa kahumakbang papalapit sa mga nakakabit sa katawan ni Althea. Hinanap niya kung saan nakasaksak ang mga ito at oras sa pinatay niyang lahat at inalit sa katawan ni Althea, maaari pang malasan ang buo niyang katawan dahil wala nang kahit anong gamot ang kukontra sa lason. Hinawakan na ni Frida ang isang wire at akma niya na sanang bubunutin nang biglang bumukas ang pintuan kaya napalingon sa doon. What are you doing? Kulot noong tanong ni Diego na makita niyang ginagawa ni Frida. Are you trying to kill her? Dagdag pa niya habang nakatingin siya sa kamay ni Frida. Mabilis namang inayos si Frida ang pagkakatayo niya sa kanya inilingan si Diego. Bakit ko naman yun gagawin? Eh di pinatayo ko ng boss mo? Saad niya tila wala siyang balak gawin. Sanay na siya sa lahat at wala nang konsensyang naiiwan sa kanya kapag pumapatay siya ng mga tao. Naupo na si Frida at prente pa itong naupo na akala mo nasa bahay lang siya. Napailing na lang si Diego sa kanya ibinaba ang mga pagkaing daladala niya. Sa tingin niyo makakakain niyang pasyente ninyo gayong ang sarap-sarapan ng tulog niya? Ang dami ng pagkain dito at tapos dadagdag ka pa? Masungit na sad ni Frida. Inirapan pa niya si Diego. Sino ba nagsabi sa iyong para kay Althea to? Sagot naman ni Diego. Huwag mong sabihin dito kakakain. Ano ako, tanga? Turo naman ni Diego sa sarili niya. Inilabas na sa plastic ang mga daladala niyang pagkain. Saka siya naupo. Dinala ko to para sa iyo. Alam ko namang hindi ka pa nakain kaya dinala na kita. Kumain ka na muna dyan dahil baka nagugutom ka na kaya ka nagsusungit. Wow, concern ka na yan? Really, Diego? Pagsusungit pa rin ang dalaga sa kanya. Kahit na matagal na nakikita ni Diego si Frida, palagi pa rin ito nagsusungit sa kanya kahit na wala naman siyang ginagawa sa dalaga. Kung ayaw mo, kukunin ko na lang at iuwi ko sa bahay. No! Mabilis naman pinigilan ni Frida ang akmang kukunin na ni Diego ang mga pagkain. Binigay mo na, di ba? Bakit babawiin mo pa? Kanina pa ako nagugutom ang tagal-tagal kasi. Napailing na lang si Diego sa kanya. Aarte-arte, tapos kukunin din naman pala. Hinayaan niyang kumain si Frida at nilapitan niya si Althea. Ang himbing pa rin ang tulog niya. Naupo si Diego sa gilid ni Althea, saka niya hinaplos ang pisngin nito. Mag-ingat-ingat ka, baka ikaw pa mapatay ng boss mo. Daldal pa ni Frida na makita niyang ginawa ni Diego, pero hindi yun pinansin ni Diego. Nakatitig lang siya sa mukha ni Althea. Alam na ni Diego kung paano ba nahulog ang boss niya sa kanya dahil sa nakakabiganin itong kagandahan. Isama mo pa magandang kalooban niya na talagang mamahalin mo sa kanya. Paano kung kalimutan ni lahat ni Zobel ang lahat at ipagpatuloy na lang ang natatamasa niyang masaya at magandang buhay ngayon? Biglang tanong ni Diego. Napahinto naman sa pagmaya si Frida. Napapahigpit na lang ang pagkakahawak niya sa kutsara. Hindi yon po pwedeng mangyari. Hindi pwedeng talikuran na lang ni Zobel ang lahat ng pinaghirapan at sinimulan niya. Nagbingi-bingihan na lang si Frida. Hinayaan na lang si Diego kung anong iniisip niya. Hindi pwedeng umatras na lang si Zobel dahil lang sa nakita at nahanap niya na ang kasiyahan niya. Nang matapos na kumain si Frida, umalis na rin kaagad si Diego dahil maaga pa siyang papasok ng kumpanya bukas. Alam niyang hindi makakapasok si Zobel dahil abala naman ito sa kung anong mga ginagawa niya pagsapit ng gabi. Muling nilapitan ni Frida si Althea, tilingnan ang war na dapat aalisin niya kanina. Napailing-iling na lamang siya. Saka na lang kita papatayin. Aniya pa saka iniwan ito at tagtungo na ng sofa para makatulog. Samantala, nagtipon-tipon ang lahat ng mga tao ni Zobel sa isang malawak na field nang mahuli na nila mga taong nanggagaya sa kanila. Itinutok ni Zobel ang hawak-hawak ng baril sa unang lalaking nakaluhod na ngayon. Patawarin niyo po kami. Maawa po kayo sa amin. May mga pamilya po kayong may naghihintay sa amin. Mas lalo pang natakot ang lalaki nang idein ni Zobel ang gusto ng baril sa uri nito. Nag-iisip ka pa rin pala, pero hindi nyo pinag-isipang mabuti ng galawin nyo ang asawa ko. Asawa? Hindi po namin alam ang sinasabi ninyo.
Muli siyang natigil sa pagsasalita nang mas lalong idiin ni Isabel ang baril sa ulo nito. Sino nag-utos sa inyo na gayahin kami? Sino nag-utos sa inyo na galawin ang bunsong anak ni Don Ardiente? Sino? Ano nagawang kasalanan ni Don Ardiente sa inyo para takihin niyo siya? Kilala niyo ako. Wala akong palalampasin sa pamilya mo oras na hindi ka magsalita. Pananakot pa ni Isabel. Si Haru, ang leader ng Red Dragon Gang. Pero ang nalalaman ko lang hindi si Don Ardiente ang pake nila kundi si Isabel Montero. Gumaganda siya kay Isabel Montero dahil sa ginawa nitong pamamahiya sa kanya nung nasa isang Vegas conference sila sa Italy. Bukod doon wala na ako nalalaman pa. Ang umatake naman sa asawa ni Mr. Montero ay ang kanang kamay nito. Plano nilang patay ng asawa o ang anak ni Montero para doon sa makaganti. Mas lalo nanginginig ang kamay ni Isabel sa sobrang galit. At anong kanilaman ng Black Diamond Organization doon? Bakit nila kami ginagamit na pinapalabas sa lahat na kami may gawa noon? Dahil kilala ang Black Diamond, kilalang kinatatakutan ng lahat. Ginaya ni Haro ang uniform na para takutin si Isabel Montero. Para nilangin sana ang gumagawa ng lahat noon sa kanya ay ang Black Diamond. Para kapag kinalaban ni Isabel ang organisasyon na yon, wala nang kahirap-hirap si Haro para patayin si Isabel. Dahil ang balak niya, Black Diamond ang papatay sa kanya. Yun lang ang nalalaman ko. Maawa ka sa akin, pakawalan. Hindi pa man natatapos, ang lalaki sa sasabihin niya na walang pagdadalawang isip na kinalabit ni Isabel ang gatilyo na siyang tumapos sa buhay ng lalaki. Walang itinira kahit isa si Isabel. Lahat walang awa niyang pinatay. Nagkalat na sa paligid ng ilang tuwa ng impostor ng mga Black Diamond. Maling ginamit ng leader ng Red Dragon Gang ang pangalan ng Black Diamond dahil lingid sa kanyang kaalaman na si Isabel Montero ang nagmamayari nito. Haru Pandejo, you moron, I will kill you. Nang gagalaiti siya sa galit. Kung gayon, walang kinalaman ng senator sa kung ano nangyari sa pag-atake sa kanila dahil ang puntiriyay siya talaga at balak pa niyang gamitin ang pangalan ng organisasyon niya. Sinong mag-aakala niyang natatakot niya? Naglilibot pa ang ilang mga tawa ni Isabel kung may naiwan pa ba sila at paalis na sana sila na may biglang lalaki na baba sa gilid at bakas na bakas ang takot sa kanyang mukha. Ang akala ng lalaki nakalis na mga umatake sa kanila dahil wala na siyang marinig na ingay pero kung sinuswerte ka nga naman. Natsambahan pa niya si Isabel na siyang papaalis pa lang. Mabilis na lumuhod ang lalaki at nagbakaawa. Nagtatrabaho lang po ako para sa pamilya ko. Nag-apply po ako bilang security guard pero dito po ako napapunta. Wala rin po ako alam kung bakit ganitong uniform ko bilang security guard, sir. Maawa po kayo. Nagmamakaawa niyang saad. Katulad na katulad lang ng kulay. Pero hindi lahat na gaya nila lalo ng logo nila. Puntahan mo si Haru. At ang tanging sasabihin mo lang sa kanya ang pangalang Black Diamond Mafia Organization. Sabihin mong ito ang warning ko para sa kanya. Malamig at blankong saad ni Isabel. Halos manganig ang buong katawan ng lalaki dahil sa nakakatakot na boses si Isabel. Opo, opo, gagawin ko po. Mabilis nitong sagot. Pagkatapos kung gusto mo pang mabuhay, umalis ka na sa trabahong to. Tumakbo ka na. Umalis ka na dahil maswerte ka ngayong gabi. Mahina pa niyang saad na masana nakapagpatakot sa lalaki. Tumayo ng tuwid si Isabel. Takbo! Matigas niyang saad. Mabilis na tumakbo ang lalaki at umalis naman na si Isabel kasama ng mga tauhan niya. Muling nakakuyom ang kamo niya dahil siya mismo ang kikita lang buhay ng gagong yon. Kung hindi naman pala gustong mapahiya siya, hindi siya umayos. Bumalik na sa banyo si Isabel kasama si Samuel. Ilang oras na lamang muling sisikat ang haring araw pero hindi nila ramdamang antok nila dahil sa pagod pa rin sila. Control your anger, Isabel. Nasasabi mo sa kanila kung ano ba talagang relasyon mo sa pinuno ng Black Diamond. Ikaw ang nagmamay-ari noon, oo, pero hindi nila kilala na ikaw ang nagmamay-ari. Anas pa ni Samuel dahil sa nasabi kanina ni Isabel. Mabilis na nagpalit ng damit sa Isabel. Hindi na pinansin pa ang sinabi ni Samuel. Alam niya na yon para sa sarili niya. Sadyang hindi niya lang mapigilan ang galit niya, lalo pa kung pamilya niyang ginagalo ng mga kalaban niya. Ngayon, malinaw na sa kanya na hindi si Don Ardiente at hindi ang pinuno ng Black Diamond ang puntiri ng mga ito, kundi siya bilang si Isabel Montero at may kinalaman sa negosyo. Pagdating ni Isabel sa ospital, naabutan niyang tulog na si Frida sa sofa, pero hindi niya na ito pinansin dahil lumirekta na siya kay Althea. Ginising naman na ni Samuel si Frida para makaalis na sila doon at maiwan na si Isabel. Ngayon pa lang nararamdaman ni Isabel ang pagod at ang puyat niya. Nagkakaroon na rin ng kulay kahit papaano ang mukha ni Althea dahil sobrang putla nito kahapon. Sino man ang gumalaw sa'yo, talagang papatayin ko, Althea. Wala silang karapatan saktan ka dahil minsan hindi kita sinaktan. Aniya pa habang hawak-hawak na mahigpit ang kamay ng asawa. Inihilig na rin niya ang ulo niya sa gilid ni Althea, sa kanya ipinikit ang kanya mga mata. Pagod ang naramdaman niya ngayon kaya mabilis din siyang nakatulog. Kinabukasan, maaga naghatid ang pagkain si Diego
Pero naabutan pa rin niyang natutulog si Isabel, kaya iniwan niya na lang ito sa lamesa, saka siya nag-iwan ng note. Alam niyang puyat pa ito kaya hindi na siya nag-abalang gisingin pa. Alas 9 na ng umaga na magising si Isabel. Tiningnan niya si Althea pero wala pa rin siyang malay. Hinaplos niya ang pisingin ng asawa tipid ng umiti. Baby, please, masyado na mahabang pagtulog mo. Namamaos pa ang boses niya dahil bagong gising. Nakatitig lang siya kay Althea at nagbabaka sakaling magigising na ito pero wala pa rin nangyayari kaya napabuntohaninga na lamang siya. Tumayo na muna siya para makapunta ng banyo nang mapansin niyang nasa lamesa kaya nalapitan niya na muna yon. Binasa niya ang note at galing kay Diego ang lahat. Binauna na rin siya ni Diego na maisusuot niya at mga pagkain. Naligo na muna si Isabel saka siya kumain. Mananatili siya na maghapon sa ospital hanggang sa magising si Althea. Hindi siya umalis sa tabi ng asawa para sa basin daw siya agad ka makikita. Nang kumulo ng pinapainit niyang tubig, inilagay niya na ito sa planggana, saka nilagay na malamig na tubig para maging maligamgam ito, saka siya binasaan towel sa warm water. Pinunasan niya ang katawan ni Althea gamit ang towel. Hanggang ngayon namumutla pa rin ang buong katawan nito. Peace baby, wake up, you're making me worry. Mahina niyang saad. Matapos niyang punasan ang katawan ni Althea, inayos na rin niya ang mga gamit niya saka umiling, naupo sa tabi ni Althea. Maya-maya, pumasok na rin si Alicia kasama si Chester. Daddy! Anas nito saka mabilis na lumapit sa kanyang ama. Naghintay po ako sa bahay but you and mom did not come home. Is mom okay? Nag-aalala nito ang tanong sa katining ng ina na natutulog pa rin. Nilapitan niya ito at tinaplos ang bisig ni Althea gamit ang maliliit niya mga kamay. Mom is now okay, baby, so you don't have to worry. She's still sleeping at nagpapahinga. Magigising din siya mamaya. Aniya, what happened to her, Dad? Kuryosa niyang tanong kaya napitan na ni Isabel ang anak niya. Saka niya ito binuhat at kinalong. She's just tired. Mommy just needs a rest, baby. Napatangot-tangot na lang ang bata at naniwala sa sinabi ng ama. Inayaan naman na muna ni Isabel na manatili si Chester sa ospital. Kaya nagpaalam na muna si Alicia at babalik na lang siya mamaya. Thank you for taking care of my son, Alicia. I owe you this time. Anas ni Isabel. Ano ka ba? Para namang ang laki na nagawa ko, saka Althea is my friend kaya wala sa akin yun. I-text mo na lang ako kung kukunin ko na si Chester. Mauna na muna ako. Tumango lang naman si Isabel sa kanya, saka niya ito inihatid sa pintuan, saka niya tinabihan ang anak na nakatitig pa rin ngayon ka Althea. I am worried to mommy, dad. Sana makauwi na rin po tayo kagad mamaya. Bakas ang lungkot sa boses ng bata. Hinapulsan lang ni Isabel ang buhok ni Chester saka siya mapait ng umiti. Hindi niya kakayanin oras na may mangyari sa anak nila dahil kapag may nangyari kay Chester, alam niya masasaktan din si Althea at hindi niya kakayanin makita ang dalawang taong nagbibigay ng lakas sa kanya na nasasaktan at nahihirapan ng dahil sa kanya. Nang dahil lang sa nadadamay lamang sila. Makakauwi rin tayo baby, don't worry, aniya sa anak. Binantay nila si Althea at kahit papaano naman, bumabalik na sa dati niyang kulay ang balat niya. Para kasi siyang naubusan ng dugo sa itsura niya dahil sa lason. Hapon na nang unti-unti nagkamalay si Althea. Nasa sofa mag-ama dahil sinasama ni Isabel ang anak na maglaro na muna para hindi na ito maboring. Nararamdaman na ni Althea ang sakit ng katawan niya dahil sa nangyari sa kanya. Ina-adjust niya rin muna ang paningin niya dahil sa tagal ng pagkakatulog niya. Inalala niya kung ano nangyari pero hindi niya maintindihan kung bakit bigla na lang siyang nahilo. Ang huli niyang naalala ay ang nag-aalala ng mukha ni Samuel na makita siya. Wala man lang siya nakain at hindi niya naman pinababayaan ang sarili niya para mawalan siya ng malay o manghina ang katawan niya. Isabel? Mahina niyang saad. Mabilis na napalingon si Isabel kay Althea. Halos maaligaga siya na makita niyang gising na ang asawa. Babe! Gulat pa niyang saad sa kayong tumabilis sa nilapitan. Sumunod na rin sa kanya si Chester para lapitan ang ina. Let me help you. Inalalayan ni Isabel sa pag-upo si Althea sa kanya ito sinandal sa headboard. Ano bang nangyari? Naguguluhang tarong ni Althea. Are you okay now? Wala bang masakit? Are you still dizzy? God, Althea, you're driving me crazy. I am so worried about you. Next time, don't you dare to go outside with me. Nag-aalala pa rin saad ni Isabel. Ramdam ni Althea ang sakit at kirot sa braso niya, kaya nagtataka niya iyong tilingnan. Ang akala niya dala lamang ng mga nakalagay sa katawan niya kung bakit masakit ang braso niya. Pero napakunot na lang ang noon niya na makita niya ang gasa na kapalibot sa braso niya at may mansa pa ng dugo. Bakit ako may sugat? What happened to me? Hindi mo ba naaalala kung ano nangyari sa iyo kahapon? Mas lalo nagsalubong ang mga kilid ni Althea. Kahapon? Hindi ba't kanina lang naman ako nawala ng malay? Anong kahapon? Napabuntong hininga na lamang si Isabel. Kahapon ka pa natutulog, love.
akmang sasabihin na sana ni Isabel kung ano nangyari nang mapansin niya ang anak nila na tahimik na nakikinig sa kanila. Napatingin rin si Althea kay Chester, kaya pansamantalang nawala sa isipan niya ang gusto niyang itanong kay Isabel. Chester anak, aniya rito, kaya binuhat ni Isabel si Chester para makaupo sa matas na tool. Nakaginhawa na lang kay Isabel na magising na si Althea at mukhang okay naman na siya. Bumalik na rin sa normal ang kulay ng katawan niya, pero namumutla pa rin ang labi niya. Ipagluluto pala kita ng pagkain mo. Ito na munang kainin mo dahil baka mabigla yung tiyan mo kung mabibigat na pagkain ang kakainin mo kaagad. Anas ni Isabel. Hinayaan niya na muna mag-ina niya na mag-usap, saka sinaglagay ng niluto niyang lugaw sa bowl. Nagtataka talaga si Althea kung ano ba nangyari sa braso niya para magkasugat ito. Wala naman siyang ibang maalala bago siya mawala ng malay. Iniisip niya kung may ginawa ba sa kanya si Samuel, pero ang imposible eh. Bakit naman siya gagawa ng ganung bagay? Lumapit na sa kanya si Isabel para subukan itong kumain, kaya naupo na muna si Chester sa tabi ng ama nang sagay makakain ng maayos si Althea. Sa susunod, wag kayong lalabas kung mag-isa niyo lamang. Lagi mong sasabihin sa akin kung saan ka pupunta, okay? Saad ni Isabel. Gusto na magtanong ni Althea at alamin kung ano talaga nangyayari, pero alam niya at pansin niyang iniiwasan ni Isabel na pag-usapan na muna yon dahil kasama nilang anak nila, kaya tumango nilang si Althea. Kumikirot pa rin talaga ang braso niya. Tinatanong sa sarili kung saan at paano niya yung nakuha. Mukhang hindi lang simpleng sugat eh. Nang dumating si Alicia, pinagkatiwala uli sa kanya ni Isabel ang anak nila. Inayos na muna ni Isabel ang mga ginamit ni Althea, saka nito hinirap dahil alam niyang gustong gusto niyang malaman ang lahat. They cut your arm yesterday, babe. Naalala mo bang may nakabangga ka na laki? Anas niya kaagad. Inalala naman yun ni Althea at napatango siya na maalala. Oo, pero paano namang hindi ko yung maramdaman? Naguguluhan niyang tanong. They injected you a drug so that you don't feel the pain. Mabilis kang nawalan ng malay dahil may lasa ng kutsilong ginamit sa'yo. Babe, huwag ka lang lalabas na mag-isa mo lang dahil aasikasuhin ko na muna to. Ginagamit nila kayo dahil alam nilang kayo ang kahinaan ko. Marami silang maglaro. Ang ibig mo bang sabihin? Nang dahil lang sa negosyo, nagawa nilang ganitong krimen? Napatango-tango na lang si Althea. How about Chester? Is he okay? Nag-aalan niyang tanong. Do not worry, he is okay. Hindi ko lang inaasahan na mangyayari to kaya hindi ako nakapaghanda. Please listen to me, Althea. Kung lalabas ka man, isama mo si Diego o si Samuel, okay? Mababaliw ako sa pag-aano na. Nakikiusap niyang saan. Ayaw niya na mapangalawahan pa siya ng mga kalaban niya sa negosyo, lalo sa mga naglalaking organisasyon na kinabibilangan niya. Nakauwi na rin si Althea matapos na ma-discharge sa ospital. Hindi siya iniwan ni Isabel kahit isang minuto. Ang dating wala siyang kinatatakutan, ngayon nababalat ang takot ang puso niya para sa mga taong pinoprotektahan niya, lalo-lalo na mag-ina niya. Nasabi niya na rin ang lahat kay Althea, kung ano nangyari at kung bakit hindi niya man lang naramdaman ang paghiwa sa braso niya. Anong gusto mong kainin, love? I will cook for you. Nakangiti niyang aniya habang naghahanap siya ng pwede niyang iluto sa fridge niya. Natulog ka man lang ba? Bakit parang binantayin mo naman ang ako na mabuong magdamag? Ikaw yata ang kailangan ng pahinga eh. Namumungay ang mga mata mo dahil sa antok. Anas ni Althea habang tinititigan si Isabel. I'm okay. Don't worry about me. I can take care of myself. Gusto mo ba ng beefsteak? Ipagluluto kita nun. I will make sure na hindi mo yon magkakalimutan. I will be the best chef you will know. Kindat niyang saad sa asawa, saka lumabas ng kusina para utusan ng mga katulong niyang mamili na ang kakailangan niya sa pagliluto. Napapangiti na lang si Althea na nagsasabi na sa kanyang sarili kung gaano siya kaswerte na magkaroon ng asawa na katulad ni Isabel. Napainat na lang siya pero napadaing din ang kumilot ang sugat niya. Nakalimutan niyang may sugat nga pala siya sa braso. Hindi niya akalaing napagaling naman palang gumawa nito sa kanya dahil hindi niya malang talaga naramdaman ang paghiwa sa braso niya. Kaya pala gano'n na lang ang mukha ni Samuel na makita ko. Aniya pa sa sarili ng maalala niya sa Samuel. Lumipas pa mga araw, mas lalo naging maingat sa Isabel para sa pamilya niya. Mas lalo namang napapalapit ang love nila ni Don Ardiente dahil napapadalas ang pagkasama nilang dalawa para sa pag-uusap nila sa mga negosyong gagawin nila. At dahil doon, mas lalo lumalakas ang pwesa ni Don Ardiente sa bansa. May mga ilan na rin gusto niyang patakbuhin bilang presidente sa sunod na eleksyon na mas lalo namang kinatutuwanan doon. Nasa opisina na ulit si Isabel kasama si Althea, pero hindi niya ito pinagtatrabaho. Inaayos si Isabel ang manggas ng damit niya nang pumasa sa loob ng kwarto si Samuel at hingal na hingal pa ito. Tumingin naman na muna si Isabel sa labas ng kwarto niya dahil baka makita siya ng dalawa ni Althea. Magtaka pa sa kinikilo si Samuel ngayon. Wala siya dyan. Nasalubong ko siya kanina sa lobby. Anas si Samuel nang silipin ni Isabel ang labas ng kwarto ng opisina niya.
Sa susunod na pupuntahan mo ko, siguraduhin mong maayos ka tanatiling kalmado. Kahit ano pa yung dalawang balita ako na sasabihin mo, mahahalata ka ni Althea. Pasensya ka na. Tumakbo lang naman ako kanina na makarating ako dito sa kumpanya mo. Nasundan ng mga tauhan natin ang taong matagal mo nang hinahanap, Zubel. Pero mabilis sila nakahalata kaya pinaputokan ng kotse yung sinasakay nila. Kaya wala silang choice kundi ang magpalitan ng putok ng baril. Anong ibig mong sabihin? Bakit nila yung ginawa? Mga hangal. Sigaw ni Zubel. Napatayo na siya sa kinaupuan niya at pumunta malapit sa bintana. Napapahilot na lang siya ng sentido niya dahil kapalpakan ng mga tauhan niya. Nalaman ng mga tuwa ng tao yung nasunod nila. Pinalilibutan nila ng kotse ang mga tauhan natin. Kaya wala silang ibang nagawa kundi ang iligtas din ang sarili nila. Masyado malakas ang siguridad ng taong yon. At sa apat na sumusunod sa kanya, dalawa na lang sila natira. Pareho rin may tama ng bala. He is aware, Zubel. Aware siya na nakamasid ka lang. Plano sana ng mga tauhan nating harangan na lang sinasakyan ng taong yon. Dahil ang akala nila, wala siyang ibang kasama. Pero nagulat sila na makita may mga nakabantay lang pala sa kanya mula sa malayo na hindi mo napapansin. Hindi rin basta-basta ang taong pumapatay sa mga magulang mo, Zubel. Nasuntok na lang na Zubel ang pader na malapit sa kanya dahil sa galit. Kung ganon, malapit na sa kanya ang taong pumatay sa mga magulang niya. Malapit na sa kanya pero hindi pa niya mahuli-huli. Sa loob na maraming taon, ngayon lang ito lumabas kaya dapat malagay na niya ito bago pa niya ito maunahan. Kailangan natin magplano. Ihanda mong lahat ng mga tauhan natin, Samuel. Maotoridad niyang saad. Blanco na naman ang ekspresyon ng mukha, tanda na namang pumatay. Matagal siya naghintay. Matagal siya naghanap at kahit sino pang nasa likod niyang mga naglalaking organisasyon, wala siyang pakialam. Ang gusto niya lang ay mapatay ang taong yon at mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng mga magulang lang dalawa ni Diego. Mag-iingat ka. Baka dahil pati siya ay inaalam ng buong mong pagkatao. Anas pa ni Samuel. Lumakad ka na at pumunta ka sa headquarters natin. May tingin mong lahat ng mga tauhan natin. Ipagamot yung dalawang natira at lahat ng mga nakikita at nalalaman nyo ay alamin ninyo. Utos pa niya. Masusunod. Yuko nitong sad saka umalis na halos magulat pa sa Samuel na makita niya si Althea pagbukas ng pintuan. Hey, what are you doing here? Tanong niya rito. Napatingin na rin si Zubel sa kanya. Hindi naman nag-aalala si Zubel dahil soundproof naman ang kwarto niya kaya walang marinig kung sino man na nasa labas. Para ka namang nakakita ng multo. May sasabihin lang ako sa asawa ko. Ano bang nangyayari sa'yo? Kanina parang nang nangahabol sa'yo sa bilis mong tumakbo. Are you okay? Napatikim naman sa Samuel. Hindi niya alam na nakita pala siya ni Althea kanina. Napakibit balikat na lang si Althea dahil sa ikinikilo si Samuel. Hey babe, do you need something? Come here. Nakangiti ng wika ni Zubel kaya nilapitan na siya ni Althea. Hinawakan ni Zubel si Althea sa kamay siya. Saka nito pinaupo sa ibabaw ng mga binti niya. Anong kailangan ng asawa ko? Malambing pa niyang tanong. Tumawag sa akin si Daddy. Ang sabi niya hindi ka raw niya makontak kaya ako nang tinawagan niya. Huwag ka na raw tumuloy sa site. Sa bahay mo na lang daw siya puntahan. Why? What happened? Ang alam ko pupunta na siya doon kanina. Napakibit balikat naman si Althea dahil maging siya, hindi niya alam ang sagot. Baka nagbagong isip. Punta mo na lang daw siya doon kung wala ka nang gagawin. May mga gagawin ka pa ba dito sa kumpanya? Wala. Kaya huwag ka na magtangkang pakialaman ng mga trabaho ko, baby. Please? Hiniyaan kitang sumama rito pero hindi ka magtatrabaho, okay? Kung naboboard ka na, magbatid ka na lang kay Diego. Hinalik-halikan niya naman ang tungki ng ilong ni Althea at napapangiti na lamang siya. Babe, wika pa ni Zubel. Kailan ka huling dinatnan? Napakunot ng loob si Althea dahil sa tanong ng asawa. Noong nakaraang linggo, bakit mo natanong? Napanguso na lamang sa Zubel kaya pinasalyo ni Althea na kinadaing niya naman. Anong tingin na naman ba yan, Zubel? Bakit pa ba tinatanong kung kailan ang huli ko? Akala ko sure ba na talaga ako, pero hindi pala. Bakit di man lang kaya nagkaroon ng honeymoon natin? Hindi ka pa babuntis? Aray! Daing na naman yan ang batukan sa ni Althea. Kung ano nung iniisip mo? Kung nagagaya ka na kaya para mapunta mo na si Daddy? Kung ano pa naman ang pag-uusapan ninyong dalawa? Tumayo ka na nga dyan? Umalis na si Althea sa pagkakaupo niya sa binti ni Zubel, kaya napapanguso na lamang siya. Hinihintay pa naman niyang mabuntis ang asawa pero may lungkot at saya sa parte niya. Para bang handa na siya na parang hindi pa? Natatakot kasi siyang bumuo ng malaking pamilya, ganong komplikado pang buhay niya. Sige na nga, huwag kang lalabas ng kumpanya, okay? Kung may kahinahinala sa loob ng kumpanya, do not hesitate to call me or Diego. Please do not be stubborn, Althea. Oo naman po, Master. Masusunod. Bahagya pang yumoko si Althea na tila isang hari ang kausap, kaya hinalikan na lang siya ni Zubel sa labi. Dapat lang. I will punish you if you're not. Hey!
Saway ni Altea ng halika ni Zabel ang leeg niya. Pero alam niyang panandalian niyang sinipsip ang leeg niya. Beautiful! Kindat pa niyang saad habang nakatingin sa leg ni Altea. Aalis na muna ako, babe. I love you. Hindi naman na yun pinansin pa ni Altea dahil dumiretso na siya sa salamin para tingnan ang leeg niya. Zabel! Malakas pa niyang sigaw pero hindi naman na siya maririnig dahil nakalabas na ito. Hinaplos ni Altea ang kiss mark na iniwan pa sa kanya ni Zabel. Paano siya nito makalalabas ng opisina kung makikita ng mga tao ang kiss mark sa leeg niya? Napaupo na lang si Altea sa kama. Anong gagawin niya ngayon? Matutulog? Nagtungo naman si Zabel sa bahay ni Don Ardiente. Ipinagtataka kung bakit bumalik si Don Ardiente, gayong tumawag lang ito sa kanya, napupunta na daw siya sa site kung saan itatayo ang negosyo nila. Mag-isa niyang tinahak ang daan hanggang sa makarating siya sa bahay ng kanyang bayanan. Nagtataka pa siya natingin sa isang sasakyan na may tama na ilang baril. Pumasok na siya sa loob at kitang-kita niya si Don Ardiente na nag-uusok ngayon sa sobrang galit. Dapat sinundan niyo na at hindi na pinatakas pa, stupid people! Muling sigaw pa nito. Natigil lang siya na mapansin niya na si Zabel. Iho, kanina ka pa ba dyan? Halika't maupo. Pasensya ka na kung naubutan mo pa akong ganito. Wika niya. Naupo naman at si Zabel. Are you okay, sir? What happened? Tanong ni Yarito. Napahilot naman si Don Ardiente sa noo niya. Hindi ko na alam kung sino nagtatangka ng buhay ko. I almost died today. Nai-stress pa rin yung wika. Why? What happened? Kung nakita mo yung kotseng nasa labas, yun ang nangyari sa akin sa araw na to. Hindi ko alam kung sinong gusto mamatay sa akin. Maayos naman ang pakikitungo ko sa mga trabaho ko. Ganun na rin sa mga negosyo ko pero sigurado nga, hindi mo pa rin malalaman kung sino ba talagang kakampi mo talaga at hindi. Mabuti na lang at kahit pa paano, may mga bodyguard akong kasama. Ito na nga mahirap kapag aalis ka na mag-isa mo. Hindi mo sigurado kung sa bawat pag-alis mo ay ligtas ka. Hindi na kita pinapunta sa site dahil dito na lang tayo mag-uusap. Hinihingal pang saad ng Don dahil sa galit at kabang naramdaman niya. Munti ka na siya kanina. But are you okay? Pwede naman po natin pag-usapan lang sa sunod ang mga plano natin. You should rest for now, Don Ardiente. I know you're tired lalo pat hindi naman biro kung ano nangyari sa inyo ngayon. Mabuti pa nga siguro. Pasensya ka na, iho. Magpahinga ka na rin muna dahil alam kong pagod ka na rin itong manakalipas na araw. Let's talk about it tomorrow again. Tila pagod na saad ni Don Ardiente. Tumayo naman na si Zabel at yumuko saka nagpaalam. Nang makalabas siya, nakita pa niyang ilang mga taon ni Don Ardiente na inaalalayan ng mga taong may dugo sa katawan na sa tingin niya ay tinamaan ng bala. Nilapitan ni Zabel ang sasakyan na may tama ng ilang bala. Hinaplos niya mga tinamaan ng bala. Nagtataka kung sinong kalaban ni Don Ardiente. Natatakot siyang baka gamitin nila mga anak ni Don Ardiente para sa paghihiganti nila. Kung ganon, delikadong buhay niya mag-ina niya dahil iba ang kalaban niya sa kalaban ni Don Ardiente. Napakunot na lang na noo si Zabel na may makita siya nakadikit sa likod ng sasakyan. Anong ginagawa nito dito? Tanong pa niya sa sarili niya na makita niya yon. At inalis. Kung tapos naman ang usapan niyo ngayong araw, Don Ardiente, umalis ka na dahil marami ka pang gagawin. Nilingon ni Zabel sa Nariel, saka ito sa makaisarap ng sasakyan at inilabas. Pansin ni Zabel na marami naggalat ng mga tao sa bakunan ng senator at may mga hawak na baril. Masyado naman yatang maraming taonan doon bilang isang senador o sadyang pinoprotektahan nga lang niya ang sarili niya. Hindi maiwasan ni Zabel na hindi magtaka kung sino ba mga kalaban ng senator. Paano nga kaya mapaproteksyonan ni Zabel ang mag-ina niya kung kabi-kabila mga kumakalaban sa kanila? Sino kayang gusto magpatumba kay Don Ardiente? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.